Maging Philippine Army tumutulong na sa pagtugis sa isang Army Reservist na suspect sa pagpatay sa nakaalitan niyang siklista sa Maynila. Balita natin ni Chino Gaston. Napasunang ang 5 PM deadline pero hindi pa rin sumusuko ang lalaking ito na namaril sa siklistang si Mark Vincent Garalde nitong Lunes. Kaya tinutugis na ang suspect na hindi pala ang kumalat sa social media kundi ang 39 anyos na lalaking ito, si Private Von Martin Tanto, isang Philippine Army Reservist na inilarawang armado at mapanganib. The full strength of the Manila Police District will go after him. Dead or alive, we want him. The Philippine Army strongly condemns the reported incident. We are now locating Private Tanto, Reserve Philippine Army, to shed light on this matter. Natukoy ng Manila Police na kay Tanto ang Hyundai Ion na nakuha nun sa CCTV matapos makuha ang totoong conduction sticker ng kotse ng suspect mula sa isang saksi. Ayon sa mga saksi, nagkagit-gitan muna ang dalawa sa kalsada bago nagsuntukan at binaril ni Tanto si Garalde na agad namatay. Gamit ang conduction sticker, pinuntahan ng mga pulis ang address ni Tanto pero wala raw tao. Gamit naman ang mga litrato ni Tanto sa social media, positibo siyang kinilala ng mga nakasaksi sa krimen. Sa investigasyon ng Manila Police, may 3 lisensyadong baril si Tanto na naka-assign sa Community Defense Center ng Caloocan. Inaalam pa kung may permit to carry firearms outside of residence si Tanto na maaring maharap sa kasong murder at frustrated murder. He has registered firearms under his name. Our action now is to gather the ballistic records of those firearms in storage with the Firearms and Explosives Office, and we will compare it with the empty shell recovered from the crime scene. Lumabas sa autopsy report na 5 beses tinamaan ng bala si Garalde kabilang sa ulo. May panawagan ng pamilya sa Pangulo pero hindi death penalty. Diyos lang yung may karapatan na kumuha ng buhay ng tao. So para sa akin, makulong na lang siya ng habang buhay. Critical naman at nasa ICU matapos tamaan din ng bala mula sa baril ni Tanto, si Rosel Bondoc, na scholar pa naman ng lungsod ng Maynila. Bukod sa dalawa, apektado rin ng krimen si Nestor Punzalan na pinangalan ng suspect sa social media. Sa kotse niya kasi ang conduction sticker na binanggit sa official na spot report ng Manila Police. Inilagay yan sa report kahit na sinabi na sa blotter na malabo ang huling digit ng conduction sticker na nakuhanan sa CCTV. Ayon sa pulisya, may saksi raw kasing nagkumpirma ng conduction sticker na kinalaunay natuklasang mali pala. Hindi MO3746 kundi MO3745 pala ang conduction sticker ng kotse sa CCTV na natrace na kay Tanto. Ang editor ng Top Gear Philippines na isa sa mga nagpost ng larawan ng kotse ni Punzalan at pinost pa ang kanyang Facebook account, personal daw na hihingi ng paumanhin kay Punzalan. Pursigidong magsampa ng reklamo laban sa Top Gear Philippines si Punzalan na kinuyog ng batigos at pinagbantaan pa ng ilang netizens sa social media. Sa mga message or sa comments nila, medyo parang gusto na rin nila akong patayin na, which is nakakatakot. Ito ang pulang Hyundai Ion na natagpuan ng pulisya sa bayan ng Aritao sa Nueva Vizcaya. Ayon sa mga otoridad, ito ang kotseng sinakyan ni Von Martin Tanto, ang Army Reservist na suspect sa pamamaril at pagpatay sa nakaalitan niyang siklistang si Mark Vincent Garalde sa Quiapo, Maynila nitong Lunes. Sa paunang imbestigasyon ng Aritao Police, alas 6 ng hapon nitong Martes, iniwan ni Tanto ang kotse sa compound ng bayaw niyang si Jonathan Liano. Kahapon, nagpahati daw ang suspect sa bus terminal para sumakay ng bus na dadaang SC Tex patungong Cubao, Quezon City. Ayon kay Liano, binanggit daw ni Tanto na nais niyang pumunta ng Bataan. Ang pamilya ng biktimang si Garalde hindi matanggap ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Kilala raw kasing mabait na tao ang biktima. Mabait po siya, mabuting tatay po para sa mga anak. Ilang beses namang pinanood ng bilas ng biktima na si Rizen Eliazar ang CCTV footage. Parang hayop daw na pinatay si Garalde. Inulit-ulit ko siyang panoorin kung saan ba may mali. So para sa akin, yung ginawa sa kanya, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Nananawagan ng hustisya ang mga kaanak ni Garalde. Nananawagan po rin po kay President na sana po bigyan ng katarungan yung pagkamatay ng bayaw ko. Alam ko, hindi niya po deserve ng ganun mamatay siya agad. Sana, kasing bilis din nung ginawa nilang paghuli sa pusher, mahuli din nila kaagad yung taong pumaril dun sa bilas ko. Dasal nila habang buhay na pagkakakulong para sa suspect. Diyos lang yung may karapatan na kumuha ng buhay ng tao. So para sa akin,
makulong na lang siya ng habang buhay. Doon sa pagkakulong niya, mapag-isipan niya kung ano yung ginawa niya, diba? Dalawang anak na edad 13 at 2 taon ang naulila ng biktima. Patuloy ngayong iniimbestigahan kung saan posibleng nagpunta ang suspect na tinutugis ng puwersa ng Manila Police District at Philippine Army. Extreme care and precaution shall be used by the police in order to neutralize and use deadly force against him if necessary.